Ito na nga, pag-usapan lang natin ng bagya itong mga naglalabas ng isyu patunggulo daw dito sa kay Paul Soriano. Ang ipapalit kay Attorney Trixie, ano ba namang yan? Sus namang Ginoo. Sino ba ito? Si Paul Soriano po yung asawa ko ni Tony Gonzaga. Pagbihira naman mo. Ano ba? Ganito na lang ho ba tayo sa gobyerno natin? Puro na lang ho kusin yung sip-sip. Yun na lang po talaga ang ilalagay natin. Bihira naman. O baka na naman sasabihin nyo, hinggit ko lang. Hindi yun ang punto dito mga kapatid, mga kaibigan. Ang punto kasi dito, simple lang. Ang galing-galing ni Attorney Trixie. Profesional na profesional. Napakatalino, napaka-bright, napaka... Alam mo, abogado yun eh. Kung, di ba, alam naman po natin ang trabaho ng isang spokesperson. Alam natin na napaka-komplikado niyan. Hindi ho yan yung tipong pwede lang dumaldal o sino-sino lang ilalagay natin. Hindi ko binamalito si Paul Soriano. That's not my point here. My point here, simple lang ho. Yung mama, hindi naman po siya, hindi niya expertise yan. Buti nga eh, at least, nakita ko na tumanggi o parang sinabi ni Paul Soriano na hindi pa siya ready sa ganito. Buti pa to si Paul Soriano, alam niya na hindi siya ready. Yung mga nagkukonsidera sa kanyang lintik na sip-sip yan, napaka... Sigurado ako meron na namang jokla dito na, ano, na pumili dyan. Kasi balita ko, itong joke lang ito, eh ito daw yung nagpatanggal kay Attorney Trixie. Oh, tapos ngayon, gusto ipapalit yung gwapo lang. Ano ba namang kababuyang ginagawa niyo sa gobyerno natin? Binababoy niyo talaga? Pambira naman kayo. Huwag niyo naman gawing showbiz ang ating gobyerno. Ulitin ko, hindi ko minamaliit si Paul Soriano. Okay? Nagkataon lang po na hindi niya ho expertise yan. Ako ko sa totoo lang, kung gusto ko lang batikusin ang gobyerno, gusto ko lang talagang banatan itong si Marcos, aba, papayag akong malagay si Paul Soriano. Bakit? E pambirang buhay, di mas madali yung bash. Bakit? Sigurado magkakamali. Kasi iba hong usapan pagdating mo sa spokesperson. Napaka, yan ang pinaka, isa sa pinaka-delicate na posisyon sa lahat. Kasi siya ho yung tagapagsalita o siya ho yung magbibigay ng mensahe ng ating mula sa ating Pangulo. Napaka ano ho niya, napaka importante. Kaya kailangan mo una-una ang isang qualification na dapat po dyan, sana abogado. Okay? Mas okay pa siguro sa akin si Chavez. Si Yusek Chavez dati. Dating Yusek yan eh. Okay? Ngayon yun ata naging Yusek na rin siya. Si Cesar Chavez. Bakit to? Yan ho, matagal na sa media. So alam niya na ho yung mga tanungan ng media. Alam niya na ho yung mga alam mo na minsan kasi ang media may mga trap yan eh, may mga trap questions yan eh, di ba? Na pag gumindi ka magiging masama ang pangulo, pag umoo ka pwede ring maging masama ang pangulo. So kailangan expert sa media o kaya naman abogado ang dapat sumagot, di ba, ng mga katanungan. Pambihirang buhay resipon sa alam mo ang pinupuna ko dito, hindi si Paul Soriano ha. Ang pinupuna natin dito, etong sip-sip na animal, ha, na joke lang itong bumubulong daw di umano dyan sa isang makapangyarihang nilalang dyan sa Malacañang. Isipin mo ito ha, makinig kayo na maigi ha. Ito ha, pakinggan nyo na maigi ito. Hindi ko kasama si Maharlika. Sa Maharlika, ilang beses tayo nilabasan niya ng kung ano-anong maling balita. Diba? Kung ano-anong akusasyon yan sa atin, kung ano-anong balita nilabas yan tungkol kay Mocha. Eh, makita mo naman, ha? Pinakain namin ng dinner yan na maayos, tapos sasabihin niya, gastos ng PC. Ang kapal naman ng mukha naman itong babaeng to. Pero gayunpaman, isa lang ang basa namin. Ang basa ho namin, itong si joke lang anong to, ha? Bulong ng bulong dyan sa loob ng Malacañang, at tila meron ho siyang napapaniwala dyan para tanggalin ho yung mga magagaling na mga opisyal ng ating gobyerno. O si executive secretary. Binanatang ko rin yan. Pero in fairness, yung mama may maayos na ginawa naman eh. Yan ho isang mga tapat. Hindi ba nakusang ayon sa lahat ng desisyon ni E.S. Rodriguez. Pero kung qualification at deserving,
eh si E.S. Rodriguez, eh, napaka-deserving niya. Yan o, ay tapat na bumuprotekta sa Pangulong Marcos dahil kasama niya na yan mula noon. Sa Attorney Trixie, kita niyo naman ang ayos ng ali, ang ayos ng kanyang mga... Wala kang makikitang alingasngas o reklamo sa kanya, maging media, maging government official. Bigla lang tatanggalin ng ganun-ganun dahil lang sa bulong nito, joke lang, sip-sip na inggit kay Attorney Trixie. Antindi kasi ng inggit niya kay Attorney Trixie, itong joke lang to. Itong joke lang to, sa sobrang inggit niya kay Attorney Trixie, talagang sisiraan niya ng sisiraan. To the point na alis yung ali. Tapos kayong mga loyalista, natutuwa pa kayo, sinisira na ho yung gobyerno natin. Again, ha, kung gusto ko lang ng bashing at bashing, kung gusto ko lang din ng masitaho itong si Marcos, edi sana hinayaan ko na lang na ay matanggal si Attorney Trixie, kasi magaling si Attorney Trixie, 'di ba? Masusuplak niya yung mga ilang fake news na media natin. Masusuplak niya uyo, kayang-kaya niya. Mapapahiya ako kay Attorney Trixie dahil magaling yung ali. Oh. Eh di kung sana kontra lang ako kay BBM, okay na sa akin na maalis si Attorney Trixie, 'di ba? Oh, happy birthday daw. Birthday po kasi nung kapatid ni Mocha. Kaya kumakain lang kami. Happy birthday. Ayan. So gusto ko lang ngayon ano, ha, sabihin nyo sa atin na alam nyo, kayong mga loyalista, matuwa nga kayo kasi kahit papaano nilalabanan ko ho yung joke lang naninira. Sabi ko naman na noon pa sa inyo, itong vlogger na yan, magiging liability yan sa gobyerno. Kita nyo nga ngayon, sobrang liability. Sobrang wala ho siyang magandang na idudulot. Tinatanggal yung mga si Soljin. Yan mo. Anak naman ng weting, oo. Kasi alam mo, yan talaga ang panira sa lahat, eh. Yung mga amuyong. Di ba, kahit nga usap ka mga kasino, yung mga amuyong, mga, uy, dapat, ano ka, dapat nag-banker ka na lang. Di ba, dapat nag-player ka na lang. O, sabi ko nun sa'yo, yan ang mananalo. Di ba, may ganyan-ganyan. Eh, nakakainis kayo. Sana sarap sabihin na, ba't di ka tumaya? Nangingilam ka. Di ba? Eh, kasi hindi ka qualified. Wala kang perang tumaya. Kaya, ganun ka na lang. Yan yung mga amuyong, eh. Yung mga amuyong sa kasino, di ba? Dapat nag-banker ka na lang. Alam mo kung bakit ganyan yan. Ha? Eh, kasi nga, sila ho yung mga wala ng pera dahil ubos na, dahil talo na. Kaya, naninisi na lang. Nangiinggit ng gugulo. Ganyan ho. Yung inggit na yan. Yung inggit na vlogger na yan. Ganyan po yan. Dahil nainggit yan, nabigyan ng pwesto si Attorney Trixie, eh kaibigan niya yung kasama. Nako. Eh, naiinggit. Sobrang inggit. Ha? Sobrang inggit. To the point, aahasin. Kaya nga, sabi ni Marlica, di ba? Ito, sabi ni Marlica to, hindi na sa akin galing to. Galing ito sa mga kasamahan niyo. May ahas daw sa Malacañang. Ha, at yung ahas na daw niyan, eh, binubulungan itong joke lang to, di ba? Totoo naman eh. Alam nyo, sa tingin ko, hindi kasalanan ng ako, ha, personally. Kasi kung yung tinutukoy niyang ahas, kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, karapatan nun eh. Di ba? Kasi kasamahan niya yun eh. Hindi ko na lang, sigurado ako, alam nyo na kung sino yung tinutukoy na ahas ni Maharlika. Hindi ako tumutukoy nun, ha? Si Maharlika ho. O, kung alam nyo na kung sino yun, di ba? Gayunpaman, ako, naniniwala ako na hindi naman ho siya pwedeng consider na ahas dahil kasama ho siya ni PBBM. Ang masama doon ay hindi yun. Ang masama doon ay yung mga amuyong na bumubulong-bulong. Yan ang demonyo dyan. Kasi tandaan nyo, kung wala naman, kasi parang ganito yan, si Adan at si Eva. Di ba? Sabi nung iba, paano napahamak si Adan? Ay, kasi yung asawa eh. Sabi nung asawa, eto, Adan at Eva usapan dito. Ay, sabi kasi nung asawa, ano eh, okay lang kumain itong prutas na ito. Hindi yun ang problema dun, hindi yung asawa. Ang problema dun, yung bumulong dun sa asawa. Sino? Yung serpent.
o yung ahas na bubulong dun sa asawa. Ganyan ang senaryo ngayon. Ay, kung tinutukoy, kung ha, hindi ako sure kung yan ang tinutukoy, yung kanyang partner ni PBBM, I don't think yun ang may kasalanan. Partner niya yun eh. Karapatan yun. Kung yun ang tinutukoy ha, pero gayon pa man, hindi ako sigurado kung yun. Kung yun ang tinutukoy, asawa yun eh. Partner ho yun ng ni PBBM. Karapatan niya bilang asawa yun. Ako, hindi ko yun na, sa tingin ko, hindi ko yun sisisi sa kanya. Sa akin lang ha. In fairness, asawa niya po yun. Karapatan ng isang asawa na ipagtanggol ang kanyang asawa. O ano, ang problema ko dun, yung bumubulong. Ha? Yung bumubulong na yan, yan ang demonyo. Yan o ang salot. Yan po ang salot sa gobyerno natin ngayon. Matagal ko na sinabi sa inyo, liability yan. Dahil lintik ang inggit niyan. Ang tawag ko nga dyan, talangkang Pinoy. Talangkang Pinoy yan. Alam naman, Amerikano, di ba? So, Pinoy. Talangkang Pinoy yan. Sobrang napakatalangka niyang animal na yan. Talagang lahat ng nasa paligid, pag hindi niya nakuha, sisiraan niya. Ganyan ho yan. Pusta ko sa inyo, tuwan-tuwa yan ngayon na nawala si Trixie. Sama na ugali niyan. Noon pa, masama na ugali niyan. Inggitero yan eh. Sobrang inggitero niyan. Pag hindi, kaya nga sana, ako, eto, meron akong panawagan kay PBBM. PBBM, panawagan ako sa'yo. Sana, i-appoint mo na yung inggiterong talangkang Pinoy na yan. I-appoint mo na siya. Nang hindi na ho siya nang gugulo sa gobyerno mo. I-appoint mo na siya nang tumigil na bibig niyan. Oh, wala naman na si ES na pipigil sa appointment. Baka pwedeng paki-appoint na lang ho siya. Para manahimik na, ibigay nyo na ho yung gusto niya. Di ba? Ibigay nyo na kung ano man yung gusto niyang posisyon. Kung, dog position tuloy. Kung, ang gusto niyang posisyon, secretary. Kung gusto niya, mag-executive secretary na siya. Na matahimik na ho yung animal na yan. Na sobrang daldal yung lintik na yan. Sana ho, bigyan nyo na ho ng posisyon. Para ho matamahimik na talaga. Di ba? Kasi ang gulo ng gobyerno natin ngayon. Ang ultimo mga loyal at maayos na government official ay natatanggal dahil sa animal na yan. Di ba? Oh. Kahit nga mga vlogger na ninyo, ha? Mga vlogger na ninyo, ng mga loyalistang vlogger na ho, sinasabi pang gulo yan. Sana ho makinig ho kayo sa mga loyalista ninyong mga vlogger. Sinasabi na pang gulo yung ahas na yan. Yung talangkang Pinoy na yan. Sana naman po makinig na ho kayo. Para for once. Kasi walang ikaw, well, may nabubuti pa. Ito isipin nyo na maigit ha, Mr. President. Kung si Pangulong Duterte nagsalita in public, ang kalaban niya yung mga salot. Kung hindi yung mga aktivista na nanggugulo, kung hindi yung mga kalaban ng gobyerno, ang kalaban niya, mga pinklawan. Ngayon, sino ho nag-aaway-aaway? Yung nasa loob ng gobyerno. Bakit to? Kasi ho may intrigero na nasa loob. Pag hindi maalis ang intrigero na yan, hindi mananahimik ang gobyerno ninyo, Mr. President. Bigyan nyo na ho yan ng ano, pakainin nyo na ho na matapos na ho yung ngalngal niya ng ngalngal. Daldal kasi ng daldal yan kasi hindi nyo pinapakain na maayos. Bigyan nyo na ho ng posisyon. Gawin nyo na secretary. Ugawin nyo ang executive secretary. Baka gusto nyo maging chief of staff ninyo nang matapos na usapan. Para hindi na ako magulo. Dapat nga kayo mga loyalista natutuwa kayo sa akin. Kasi pag yung inggiterong Pinoy na yan, yung talangkang Pinoy na yan, mawala sa gobyerno, tatahimik ang gobyerno ni PBBM. Pero habang nandyan yan at bulong ng bulong, non-stop ang gulo. Maniwala kayo sa akin. Ako po si Banat Bay, dito sa Coffee Break.